kayo kung paano ang pag-a-adjust ng idle speed at idle mixture ng inyong carburetor. O kilala natin yung mga Pilipino sa tawag na pagtutunan ng carb. So, sa pagtutunan ng carb, ang mga kakailanganin nating instruments, ito ang aking tachometer. So, kung mapapansin nyo, ang tachometer ko may 3 cylinders, 4 cylinders, 5, 6, tsaka 8. So, ang makina natin, Toyota 4K engine, 4 cylinder siya. So, ilalagay natin siya sa 4 cylinders. Tapos, ang mga test wires, ang black, of course, sa ground. Anywhere sa ground, anywhere part ng sasakyan nyo. So, yan. At yung red, sa negative terminal ng inyong distributor. Ng inyong ignition coil. Ito ang ignition coil, ito yung negative. So, dyan nyo ikakabit. Ayan. So, makikita nyo, magkakaroon na ng reading ang ating tachometer. Ang isa pang kailangan sa pag-adjust ng, sa pagtutunan ng carb, ang ating vacuum gauge. So, hindi ka makakapagtono ng carb kung wala kang tachometer at wala kang vacuum gauge. May mga mekaniko na ginagawa yon gamit ang pandinig nila. Pero para sa akin, mas accurate ang measurements, mas maganda. Kasi mas ma-maintain natin ang maayos yung sasakyan natin kung mas accurate natin na set ang lahat ng mga kailangan, lalo na sa distribution ng air and fuel mixture. So sa pag-a-adjust ng carb, dalawa ang tornilyong pinipihit. Ito ang ating idle speed screw. So yan, pinipihit yan para sa pag-a-adjust ng idle speed. Dito sa baba, kung mapapansin nyo, ito naman yung ating idle mixture screw. So yung idle mixture screw, siya yung nagtitimpla naman ng hangin. So, una, siset muna natin yung ating RPM sa 750. So 60 times 10, so dapat 75 ang lalabas sa ating reading. So pihitin nyo lang yung inyong idle speed screw. Pihitin nyo lang yan. Oops, tumpas na. Pagkita mo nag 75. Yan. So, ang ating RPM, naglalaro siya from 750. Yan, nag 760. So, yan yung sineset, yan natin, yan yung idle speeds na set natin yung carb natin. Ngayon naman, dito naman tayo sa vacuum gauge, at pipihitin naman natin ay yung ating idle speed screw, idle mixture screw. So, sa pagpihit nito, kailangan ang kinatarget natin dito is yung highest vacuum reading. So, sa ngayon, ang ating vacuum reading ay nasa 20 to 21. So, kailangan nating makita yung highest vacuum. So, pihitin nyo lang siya, pwedeng clockwise, basta kapag tumataas na yung vacuum nyo, yun yung maganda. Kailangan makita natin yung maximum. So, pinipihit ko siya ngayon clockwise, yan, bumababa. Bumababa yung ating vacuum, so baliktad. Kailangan counterclockwise. Ayan. So, napapansin nyo, tumataas ngayon yung ating vacuum. Pag pinihit nyo pa ng konti, ayan, medyo mas mataas pa rin. Mas mataas yan siya ngayon. Okay. So, pihitin nyo pa uli. Ayan. So, habang pinipihit nyo siya, habang tumataas ang vacuum reading, kung mapapansin nyo, tumaas din yung RPM ng ating sasakyan. So, kailangan naman natin ngayon, since ang tinatarget natin is yung highest vacuum reading sa 750 RPM. So, babawasan naman natin ngayon yung ating idle speed natin. Gagawin natin 750. So, 750, pipihitin nyo ulit para bumaba yung ating RPM, 750.
740. Yan, 750 to 760. 750 to 760. So yan. So balik pagka 750 to 760 na siya. Yan, 750. Doon ulit tayo sa ating vacuum gauge. So ulit-ulitin niyo lang yung proseso hanggang sa yung ating highest vacuum ma-reach natin tama sa RPM na gusto natin. So ang gusto natin kanina ay 750 RPM. So yung highest vacuum, ipihitin ulit natin yung ating idle mixture screw para makita natin kung tataas pa. Ayan, medyo pumapangit yung tunog niya. Tsaka bumababa yung ating reading ng vacuum. So pipihitin ulit natin siya. Ayan. Basta bumaba or nagbago yung RPM nyo, i-adjust nyo lang ulit. Basta kailangan sa 750 RPM, ma-reach natin yung highest vacuum reading. Sa vacuum reading naman, wala naman tayong kinatarget. Ang gusto lang natin, ma-hit natin yung pinakamataas na reading nya. Okay, 740, 750. Ayan. So bumaba, bumaba RPM. Yan. Okay. So ayan. Na-hit na natin yung highest vacuum reading natin. Kanina wala siya sa 21. Nandun lang siya sa between 20 and 21. Ngayon nasa 21 na siya. So kahit anong pihit ko, hindi na siya tumataas. Tapos yung ating RPM, kung mapapansin nyo, nagpe-play na siya from 74 to 75. So, yan na yung pinakamagandang adjustment ng ating carburetor. So, kung ako sa inyo, mas maganda mag-invest kayo sa mga tuning instruments na to. Total, magkano lang naman ang tuning instruments. Magkano rin ang gastos sinisingil ng mga mekaniko sa pagtutono ng hard. So, papamahal kayo sa una kasi magkano rin ang tuning instruments na to. Itong dalawang to, estimate ko lang is almost 2,000. So kung ang mekaniko nyo, sinisingil kayo ng per tune ng car is 500 pesos. So apat na tune niya, meron na kayong instrument. Kaya meron pa kayong na-invest. So mas maganda, yung tuning instrument kayo, mamimintay nyo pa ng maayos sa sasakyan. Maraming salamat sa inyo ulit.